Sa ating mga balita ngayong tanghali. Wala naman kung nakita dapat ikabahala. Sabi ng mga doktor niya. Pangulong Rodrigo Duterte pinayuhan ng kanyang doktor na magpahinga dahil sa muscle spasm. Ngunit pagkikipagpulong kay Chinese Vice Premier ngayong araw, tuloy pa rin. 16 na pulis na nahuling nagpupuslit ng kontrabando sa Bureau of Corrections, sumasailalim na sa pre-charge investigation ng NCRPO. Malaking patong sa presyo ng baboy sa isang palengke sa Maynila, sinita ng Department of Trade and Industry. Mishandled na karneng manok na ibinibenta ng walang dokumento, kinumpiska naman ng National Meat Inspection Service. 2.2 milyong bags ng inbred rice seeds target ng PhilRice na ipagkaloob sa mga magsasaka sa bansa. At alamin natin ang panuntunan sa holiday pay, 13-month pay at bonuses ng mga empleyado. Labor groups umaasang aaprubahan ng Kongreso ang panukalang 14th month pay bago matapos ang taon. Magandang tanghali. Tinupad ng Malacanang ang pangakong isa sa publiko ang resulta ng check-up ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagpapahinga rin muna ito ng kanyang mga doktor dahil sa pananakit ng kanyang gulugod o spinal column. Narito ang report ni Rosalie Cos. Matapos sumailalim sa magnetic resonance imaging o MRI, napag-alamang dahil lamang sa muscle spasms o pagsakit ng kalamnan ng matinding pananakit ng spinal ni Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Senator Bongo. Matatanda ang nakaranas ng hindi matiis na pananakit sa likod ang Pangulo habang nasa Japan ito noong Martes, kaya gumamit na ito ng tungkod at napaaga pa ang balik sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagkahulog sa motor ng punong ehekutibo noong nakalipas na Miyerkules. Wala naman pong nakitang dapat ikabahala. Sabi ng mga doktor niya, mga expert, ito yung mga neurosurgeon doctors niya, before pa, ay wala pong dapat ikabahala. Purely muscle spasms na po yun. Dagdag pa ng senador ng dating Special Assistant to the President, binigyan lamang si Pangulong Duterte ng kanyang doktor ng pain reliever. Pinayuhan din ito ng doktor na magpahinga ng ilang araw. Muli namang binigyang diin ng senador na walang dapat ikabahala sa kalagayan ni Pangulong Duterte. Katunayan anya, tuloy ang mga nakahilerang activities nito tulad ng pag-welcome sa bumibisitang Vice Chinese Premier sa Malacanang ngayong araw. At maging ang nakatakdang partisipasyon nito sa 35th ASEAN Summit sa Bangkok, Thailand mula November 2 hanggang 4. Rosalie Cos, UNTV, News and Rescue, Malacanang. Tuloy sa pakikipagpulong sa Chinese Vice Premier ngayong araw si Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng payo ng mga doktor na magpahinga muna. Mula sa Malacanang, nasa linya ng telepono si Rosalie Cos para sa detalye ng balita. Magandang umaga sa iyo, Rosalie. Yes, magandang umaga, Ella. Mas maigi na ngayon ang pakiramdam ni Pangulong Rodrigo Duterte kumpara noong Martes ayon sa Malacanang. Kinumpirma rin ni Presidential Spokesperson at Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na sumailalim nga ang punong ehekutibo kahapon sa MRI at medical consultation. Aliya, pinayuhan din ng doktor ang Pangulo na magpahinga muna ng ilang araw at limitahan ang kanyang physical activity, partikular na ang matagal na pagtayo o paglalakad. Dagdag pa ng palasyo, wala namang binanggit ang doktor na kinakailangan ito ng surgical procedure matapos makaramdam ng matinding pananakit sa kanyang gulugod habang nasa Japan dahil sanhi lamang ito ng pananakit ng kalamnan o muscle spasm. Bagamat pinagpapahinga muna, tuloy naman ang pakikipagpulong ni Pangulong Duterte kay Chinese Vice Premier Hu Chunhuang ngayong araw upang talakayin ang mga partikular na proyektong infrastruktura sa bansa na pinopondohan ng China. At kahit din anya sa tila mahinang pisikal na kalagayan ngayon ng punong ehekutibo, tuloy ang mga gawain ito tulad ng pagdalo sa mga local at foreign engagements sa mga susunod na araw. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa Malacanang.
Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong Chief Justice ng Korte Suprema si Associate Justice Diosdado Peralta ayon sa Malacanang. Kinumpirma ni Executive Secretary Salvador Medjaldea na pinirmahan ng punong ehekutibo ang appointment papers ni Peralta ngayong araw. Si Peralta ay dating Presiding Justice ng Sandigan Bayan at pinaka-senior sa tatlong iniendorso ng Judicial and Bar Council. Nakatakda itong magretiro sa March 2022. Ahalili siya sa naiwang pwesto ni dating Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin na nagretiro noong October 18. Tumugon ang dalawa sa tatlong contender sa pagka-Philippine National Police Chief sa hamong magpa-lifestyle check. Alamin natin kung sino ang mga ito sa ulat ni Lea Ilagan. Dalawa sa tatlong contender sa pagka-PNP chief ang kumasa sa hamon ni ACT-CIS Party List Representative Eric Yap na sumailalim muna sila sa lifestyle check. Sa tipid na text message sa UNTV News ni Deputy Chief per Operations, Police Lieutenant General Camilo Cascolan, go ang sagot nito sa tanong kung pabor siyang sumailalim sa lifestyle check. Text message din ang tugon ni the Chief Directorial Staff, Police Major General Guillermo Eliazar at sinabing wala siyang problema sa hamon. Habang si PNP OIC, Police Lieutenant General Archie Gamboa ay hindi sinagot ng diretsyo ang tanong at sa halip ay sinabing igalang ang magiging desisyon ng Pangulo. I'll say this for once, no? Lifestyle check, i-open mo ba yung salin mo, etc. Now, remember, there's a vetting process of which is being undertaken by the Office of the President. So whatever the suggestions of the public on how the President should choose the next Chief PNP, I suggest we respect the President. Hirit pa ni Gamboa, nais niyang ihiwalay ang pagiging OIC ng PNP sa pagiging contender niya sa pagka-PNP Chief. I suggest and I fully recommend that we leave it up to the Office of the President, who is actually mandated by law to choose the next Chief PNP. Sina Gamboa, Cascolan at Eliazar ang tatlong contender sa pagka-PNP Chief na sinasabing inirekomenda sa Pangulo ni DILG Secretary at NAPOLCOM Chairman Eduardo Anyo. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Campo Crame. Kumpiyansa si Philippine National Police Spokesman, Police Brigadier General Bernard Banak, na malakas ang kasong isinampa ng PNP-CIDG laban kay dating PNP Chief Police General Oscar Albayalde. Ang naturang pahayag ay kasunod ng sinabi ni dating PNP-CIDG Chief at ngayon ay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tila minadali at posibleng ma-dismiss lamang ang kasong isinampa sa dating Chief PNP. Nagbabalik si Lea Ilagan. Tiwala ang pambansang pulisya na malakas ang kasong isinampa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kay dating PNP Chief, Police General Oscar Albayalde. Yung namang CIDG natin ay hindi namang gagawa o magsasampa ng kaso nang hindi handa. Kaya ang mga ebidensya na hawak nila ay base sa mga dokumento at mga testimonya. At ito ay pinaniniwala natin na tatayo sa korte. Ang reaksyon ng PNP ay bunsod ng pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na minadali ang kasong isinampa ng CIDG laban kay Albayalde at posibleng madismiss lamang dahil mahina ito. Mista o kaklase ni Albayalde ang dating hepe ng CIDG na si Police Major General Amador Corpus. Pero sagot ng tagapagsalita ng PNP, ito lang naging kinalaman ito sa anumang ugnayan o magiging pagkaklase. Ito ay base talaga sa mga panibagong mga testimonya at ebidensya na nakalap ng CIDG. Si Corpus, na noon ay director ng Police Regional Office 3, ang nagdesisyon na ibaba lamang sa one rank demotion ang hatol sa 13 ninja cops na sangkot sa maanumalyang drug operations sa Mexico, Pampanga noong 2013.
Biyernes, October 18. Inirekomenda ng Senate Committee na pinamumunuan ni Senator Richard Gordon na kasuhan si Albayalde dahil sa posibleng pananagutan nito sa insidente. Nitong Lunes, agad namang nagsampa ng reklamo ang PNP CIDG sa Department of Justice at isinama na si Albayalde sa kaso ng 13 ninja cops. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Sumasailalim na sa pre-charge investigation ang 16 na pulis na nahuling nagpupuslit ng mga kontrabando sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Bernard Banak, pinull out din muna ng National Capital Region Police Office ang mahigit sa 500 pulis na itinalaga sa NBP noong October 5. Mula sa Camp Crame, nasa linya ng telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng balita. Yes, Leia. Magandang umaga sa iyo, Aga. Kinumpirma nga ng Philippine National Police na sumasailalim na ngayon sa pre-charge investigation ng National Capital Region Police Office ang 16 na pulis na nahuling nagpapasok ng kontrabando sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Bernard Banak, iniimbestigahan ang mga pulis dahil sa ginawang pagbibitbit ng cellular phone, sigarilyo at alak na nakalagay sa bote ng IC sa loob ng bilangguan na mahigpit na ipinagpapawal. Aniya, nakalulungkot na ang mga pulis na siyang inaasahang magbantay at magpatupad ng batas sa loob ng National Penitentiary ang nagpupuslit ng mga ipinagbabawal. Kung mapatutunayan aniyang guilty ang natura mga pulis, ay tiniyak nito na masasampahan ang mga ito ng kasong administratibo. Sinabi pa ni Banak na pinull out din muna ng NCRPO ang nasa mahigit 500 pang pulis na itinalaga sa NBP noong October 5. Sa ilalim aniya sa assessment ang mga ito bago muling ibalik sa Bucor ang matitinong pulis. Paalala ng PNP sa mga pulis, huwag tangkaing lumabag sa patakaran ng Bucor upang makaiwas sa kaso at hindi matanggal sa serbisyo. Matatanda ang nagtalaga ng nasa 552 pulis ang NCRPO sa NBP matapos na hingin ni Bucor Director General Gerald Bantag ang tulong ng NCRPO na sa pagbabantay sa pambansang kulungan. Ito'y matapos na alisin din ni Bantag ang mga tauhan ng Bucor sa NBP dahil sa korupsyon. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan mula Camp Crame. Isa ka ba sa mga empleyadong pumapasok kapag holiday o kaya'y nagtatrabaho pa rin kahit day off? May karagdagang sahod kang dapat matanggap batay sa panuntunan ng Department of Labor and Employment. Alamin natin yan sa report ni Aiko Miguel kung ano-ano ito. 19 ang kabuo ang bilang ng holiday sa bansa ngayong taon, alinsunod sa Proclamation No. 555 ni Pangulong Rodrigo Duterte. 10 dito ang regular holidays at 9 ang special non-working days. Paliwanag ng Department of Labor and Employment o DOLE, dapat alam ng mga empleyado ang kaibahan ng dalawa pagdating sa kanilang matatanggap na holiday pay. Ayon kay Director Teresita Cocueco ng DOLE Bureau of Working Conditions, double pay ang matatanggap mo kapag nagtrabaho ka ng holiday. Kung nataong day off mo ito at pumasok ka pa rin, may dagdag pang 30% sa dapat mong sahurin. Kung hindi ka naman pumasok, dapat makuha mo pa rin ang sahod mo sa araw na yon at hindi ka dapat kaltasan. Kapag special non-working days naman, gaya ngayong November 1 and 2, may dagdag na 30% sa iyong makukuhang sahod kapag ikaw ay pumasok. Kapag nataong day off pero nagtrabaho pa rin, may dagdag na kalahati ng iyong arawang sahod. Mag-a-apply naman ang no work no pay rule kapag hindi ka pumasok. Sa mga bihirang pagkakataon kung saan natatapat sa isang petsa ang dalawang holiday, triple pay ang dapat matanggap ng empleyado kapag sila ay pumasok. It only comes during a very peculiar period. Like if it's a double holiday, and this is really very specific lang. It's either on a Monday, Holy Thursday, Good Friday, at pumatak pa sa araw ng kagitingan. Pag nangyari yan, then that becomes times 300% if they will work. At dahil bare months na, pinakahihintay rin ng mga empleyado ang kanilang 13th month pay na katumbas ng isang buwan ng sahod. Ayon sa DOLE, nakasaad sa labor law na ang 13th month pay ay dapat maibigay ng December 24 o mas maaga pa. We are asking the employers, it's in the law, the 13th month pay. This is already, it's supposed to really be
part of the cost of the operations of any company, and they should give it. You know, these are workers who have worked for the year and they deserve it. Ang iba pang mga bonus, gaya ng chairman's bonus, ay hindi naman anya mandatory. Ito ay voluntaryong ibinibigay o kasunduan na lamang sa pagitan ng employer at mga employee. Mapagbigay ang employer mo kapag natanggap mo ito. Umaasa naman ang isang labor group na maipapasa na ngayong taon ang panukalang 14th month pay. Malaking bagay kapag yung ating kasalukuyang 13th month pay ay madadagdagan ng isa pang tinatawag na 14th month pay, dahil malaking tulong ito para sa mga manggagawa na nahihirapan na dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin at halaga ng mga serbisyo. Panawagan ng DOLE sa mga empleyado, ireklamo sa kanilang tanggapan ang mga employer na nagbibigay ng delayed na 13th month pay o kaya ay hindi nagbabayad ng tamang halaga sa mga empleyadong nagtatrabaho kahit holiday. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Magandang balita, maaari na mag-apply ng franchise para sa Transport Network Vehicle Services online. Binuksan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang online franchise appointment system bilang tugon sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ang mga TNVS franchise applicants ay maaaring magtungo sa website ng LTFRB. Layunin ng hakbang na ito na matugunan ang pagdagsa ng mga nag-a-apply ng personal sa tanggapan ng LTFRB. Tatlong health centers ang bubuksan ngayon sa Maynila. Kasabay naman ito ang Malawakang Cleanup Drive sa lungsod ngayong araw. Mula sa Maynila, may report si Bernard Daddies live. Magandang tanghali sa iyo, Bernard. Magandang tanghali, Ella. Regalo kung ituring ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pagbubukas ng tatlong health centers dito sa Maynila ngayong araw. Pasado alas 9 kaninang umaga ay pinasinayanan ni Mayor Isko ang 16 na bagong dialysis machine at 4 na bagong sasakyan ng Flora Villarumancio Dialysis Center sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Dahil dito, mayroon ng kabuuan na 71 dialysis machine ang ospital na itinuturing na pinakamalaki sa buong bansa. Kaya itong magsilbi sa 200 pasyente araw-araw ng libre. Ang 4 na bagong sasakyan naman ay gagamitin para sa paghahatid at pagsundo ng mga mahihirap na pasyente. Kasalukuyang inaayos ang ikalawang palapag ng dialysis center at target na madagdagan pa ng panibagong dialysis machine upang maabot ang target na 100 na machine. Ipinangalan ng dialysis machine center sa lola ni former Manila Mayor Alfredo Lim na si Ginang Flora V. Villaruman Siojo. Si Limang nagpatayo ng Gat Andres Bonifacio Memorial Hospital noong 1998. Sumunod naman ay ribbon cutting ng Tibidat Center, Blood Bank at Hemodialysis Center sa Ospital ng Maynila ngayong tanghali. Ang Hemodialysis Center na ito ay natigil ang operation noong 2014 dahil outdated na ang mga machines. 6 na bagong dialysis machine ang binigay ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Dumagoso. Ang Blood Bank Building ay bagong tayo at bagong renovate naman ang TB Dot Center. Mamayang hapon naman ay inauguration ng Banksy na TB Center sa Manila Health Department Motorpool Area sa Santa Cruz, Maynila. Samantala, kasabay naman ito ay ang Malawakang Cleanup Drive sa buong lungsod ng Maynila. Nauna rito, una nang sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na ang gusto niyang regalo sa kanyang kaarawan ngayong araw ay maglinis ng kanikanilang bahay at bakuran ang mga taga-Maynila at sumunod sa batas. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Bernard Daddies live mula sa Maynila. Magkakaloob ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice ng libreng binhi ng palay sa mga magsasaka sa buong bansa. Ito ay bahagi ng Rice Competitive Enhancement Fund Program ng Department of Agriculture. At narito ang report ni Danny Munar.
1.6 million hectares of land mula sa 57 probinsya sa buong bansa ang nakatakdang taniman ng mga magsasaka ng libreng benhi ng palay mula sa field rice simula sa susunod na buwan. Katuwang ang mga municipal agriculturist office, namili sila ng mga magsasaka na mabibigyan nito sa mga lalawigan. Ang bawat farmer beneficiary na may isang ektaryang lupa ay makakatanggap ng tig-dalawang bags ng certified seeds na katumbas ng 40 kilograms. Maximum of 4 bags naman para sa mga magsasakang may mahigit isang ektaryang lupa. Ang kagandahan pa nito, maaaring makapamili ng uri ng binhi ang mga magsasaka mula sa top 3 national rice variety gaya ng RC222, 216 at 160. Ang nasabing hakbang ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Program ng Department of Agriculture bilang ayuda sa mga magsasaka sa bansa. Ayon pa sa field rice, mahalaga rin ang isang magsasaka ay kabilang sa ilalim ng Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA upang maka-avail ng nasabing binhi. Ay makipag-ugnayan lang po tayo sa ating mga opisina ng municipal agriculturist upang tanungin ang schedule po ng seed distribution, makipag-ugnayan para malaman kung ano po yung mga requirements na kailangan natin dalhin during seed distribution upang mapadali po ang ating pagtanggap ng seeds. Samantala, magkakaroon naman ng initial distribution ng binhi ngayong katapusan ng Oktubre sa lalawigan ng Cagayan, Nueva Vizcaya, Maguindanao at Pangasinan. Target ng field rice na maipagkaloob ang 2.12 million bags ng binhi pagpasok ng cropping season sa Disyembre ngayong taon hanggang matapos ang taong 2020 cropping season. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Storms and heavy rain lashed through southern France on Wednesday, causing flooding strong enough to sweep away cars in some towns in the region. In the city of Argel-sur-Mer in the Pyrenees Oriental Department, one vehicle ended up wedged on top of a traffic bollard. Across the region, streets and roads have been severely damaged and covered with mud, forcing residents to clean up. Blocks of cement have been moved by flood water. France's National Weather Authority said storms and heavy rains could continue through to Thursday. Australia's longest waterway, the Darling River, is running dry. Reduced to a string of stagnant and mustard-colored pools fouled in places with pesticide runoff and stinking with rotting carcasses of wildlife, cattle, and fish. Nina Bascon has this story. The Darling River, historically an important water source for the Aboriginal, is in the grips of Australia's deepest drought in a century. The past 2 years were the driest in the catchment area of the Darling and adjoining Murray River since records began in 1900. And an end was not in sight. At Menindee, deep in the interior 830 kilometers or 500 miles west of Sydney, despair has been turning to anger as locals blame the government for exacerbating the drought by draining the river to give water to irrigators. Water for the rivers! Water for the rivers! Water for the rivers! In Aboriginal language, the river is called the Barka, and Dwell's clan, Barkinji, translates as people of the river. The Darling River and the tributaries have yet to be replenished by rain in October, and another hot, dry summer is in prospect. Drinking water is murky and dwindling, with many residents preferring to use packages of water in boxes, while the Darling, tinged green and with cracked riverbeds, pulls behind a weir. Australia's national government has set up a panel to evaluate water management in the region, and tasked its antitrust watchdog to investigate trading in irrigation rights. But in a sun-blasted cinder block and stone church at Menindee, some were hoping for divine intervention. Nina Bascon, UNTV News and Rescue, Australia. Sinita ng Department of Trade and Industry ang malaking patong sa presyo ng karneng baboy sa isang palengke sa Tondo, Maynila ngayong umaga. Kinumpis ka naman ng National Meat Inspection Service ang mahigit 100 kilo ng karneng manok dahil sa mishandling at walang mga dokumento. At mula sa Maynila, nasa telepono si Asher Kadapan Jr. para sa detalye ng balita. Yes, Asher. Sir, nasa 30 hanggang 50 pesos ang itinaas ng presyo kada kilo ng karneng baboy
kumpara sa price range ng Department of Trade and Industry o DTI. Ito ang tinukoy ng kagawaran sa pag-iikot nito sa Pretil Market sa Tondo, Maynila ngayong araw. Pinangunahan ni DTI Undersecretary Ruth Castelo ang pag-iinspeksyon sa presyo ng mga pangunahing produkto sa palengke. Katuwang ng DTI ang ilang kawan ni mula sa National Meat Inspection Service o NMIS at lokal na pamahalaan. Layo nitong nga siguro ang tamang presyo ng mga basic and prime goods, kabilang ang karneng baboy at manok. Ayon kay Castelo, hiling ng DTI na gawin lang na nasa 170 pesos kada kilo ang presyo ng baboy, pero umaabot ito sa 200 pesos to 220 pesos per kilo. Samantala, Floor, kinumpiska ng NMIS ang nasa 120 kilos sa karne ng manok mula sa isang tindero sa Pretil Market. Wala kasi itong maipakitang dokumento mula sa NMIS at hindi rin tama ang handling sa mga naturang karne. Naabutan ito ng NMIS na hindi nakalagay sa chiller kaya hindi napapanatili ang tamang lamig nito na nagdudulot ng kontaminasyon. Ikasangguni ng DTI at NMIS at Department of Agriculture ang mga natukoy nitong problema sa palengke para sa kaukulang resolusyon. Floor? Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Arestado sa isinagawang entrapment operation ng mga otoridad sa Calawag, Quezon, ang isang lalaking nananakot na ilalabas sa social media ang sensitibong video ng biktima kapag hindi nagbigay ng pera. Nagpaalala naman ang Quezon Provincial Police sa publiko na mag-ingat sa ganitong klase ng modus. Narito ang report ni Japet Cablaida. Sa pinagsanib na pwersa ng Quezon Provincial Intelligence Branch, Regional Mobile Force Battalion 4A at Calawag Police, nahuli ang sospek na si Mark Aris Sales, 22 anyos na nagwi-withdraw ng 3,000 piso sa isang money transfer facility sa Calawag, Quezon. Ayon sa lalaking biktima, tinatakot siya ng suspect na ipopost sa social media accounts ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak ang mga masiselang video kung hindi ito magpapadala ng pera. Kasi po kung halimbawa ay ang isang tao ay mayroong isang sensitibo na video na wala namang consent yun at ginagamit para ipangakot na ipapalabas ito, ipapaalam sa lahat sa publiko, ay maaaring maging daan para sampahan natin siya ng kaso nitong anti-photo and video voyeurism act. Ito ang ika-apat na beses na kinikilan ang biktima na umabot sa 16,500 piso. Nagpaalala naman ng Quezon Provincial Police na mag-ingat at agad na ipagbigay alam sa otoridad kung sakaling mabiktima ng ganitong klase ng modus. Mag-ingat po tayo, lalo na gumagamit tayo ng mga pampubliko ng mga computer shop po. Siguraduhin po natin na makalag-out po tayo. At hanggat maaari po, pag may mga sensitive po tayo ng mga videos and photos, iwasan na po natin mag-upload. Japet Cablaida, UNTV News and Rescue, Calawag, Quezon. Nagkaroon ng pagsabog sa labas ng bahay ni Pangutaran Sulu Mayor Taib Astri sa Bienvenidos Drive, Barangay Canilar, Moret, Zamboanga City kaninang bandang alas 4 na madaling araw. Ayon kay Westmencom spokesperson Major Arvin Encinas, mahina ang pagsabog dahil maliit namang ang ginamit na improvised explosive device at wala nang iba pang component. Wala rin naitalang namatay o nasugatan. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng pagsabog at kung ano ang motibo ng mga ito. Maayong uto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Nais i-regulate ng lokal na pamahalaan ng butuan ng operasyon ng PisoNet sa lungsod. Nagiging dahilan umano ito ng pagkahumaling ng mga kabataan sa internet at napapabayaan na ang kanilang pag-aaral. Mula sa Butuan City, nasa telepono si Raymond Octubre para sa detalye ng balita. Mayong udto, Raymond. Mayong udto, Janice. Nabalaka na ang lokal na panggamhanan sa mga nakabot na sumbong. Ikan sa mga ginikanan nga dili na kuno hingpit nga nakatuon ang ilang mga anak gumikan sa mga nagkalat sa PisoNet sa dakbayan sa Butuan. Gumikan din itano sa City Council nga iduso ang usa ka ordinansa nga adunay katuyoang limitahan ang operasyon niini.
naglangkob sa maong balaod na dapat research lamang ang pwedeng himuon sa mga bata o itugot ang pagdula o dili itugot ang pagdula o computer games. Nasa 500 meters sub ang kalayon sa mga Pisonet Cafe sa eskwelahan o place of worship kadi na dunay daghang hihap sa mga estudyante. Kanang mga Pisonet, dili butang sa dool sa kabalayan sa atong estudyante, dool sa atong eskwelahan, o dool sub sa atong place of worship. Kay bastos man pud kayo kung ang tapad sa kapilya na ay internetan. Diyan ay suportado usab sa Department of Education ng umang proyekto o parokyano sa Pisonet ang sugyot sa sanggunian panglungsod kung kaya sa usab ang pipila ka local officials na mapasar kini sa konseho. Janice. Daghang salamat, Raymond Octubre. Samantala, isinailalim sa skills training ang ilang mga kabataan sa Masbate upang hindi malulong sa computer games. Narito report ni Jerry Galicia. Kung ang ilang mga kabataan ngayon ay lulong sa computer games, ang mga kabataan namang ito sa Masbate City, mas pinili na mahasa ang kanilang mga angking talento. Sa ilan ng skills training ng TESDA, tinutulungan nila ang mga kabataan na maging mahusay sa singing, painting, baking, food and beverages at fashion modeling. Gusto ko sana sa modeling. Ayaw ng daddy niya. Gusto niya sa singing kasi daw mas mahasa pa yung boses niya. Ayon kay Mr. Joy Desamero, isang paraan rin ito ng pamahalang lungsod ng Masbate para hindi mahumaling sa mga computer games at bisyo ang mga kabataan sa kanilang lugar. Isang purpose nito ay ma-uplift yung mga, ma-upgrade yung mga skills ng bata wherein hindi napapansin sometimes ng ibang tao, hindi na-appreciate. Ipakikita ng mga kabataan ang kalamang natutunan sa skills training sa Children's Month Celebration sa darating na linggo. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Masbate City. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig nandaigdig. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.